Mga friendship, may ipon ka na ba? Oo. Kung wala kang ipon, ang tanong, bakit? Dahil ba kulang ang iyong income or nami-mismanage mo lang ang iyong kita? If you want to know, this episode, we are going to talk about 10 signs if you are already mismanaging your money. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Shin Kitan, your pambansang wealth coach. Welcome to another wonderful, exciting episode. Pag-uusapan po natin yung 10 signs kung talagang mali ang paghawak at paggamit mo ng pera. I always tell people, paano man laman na tama paggamit mo ng pera? If the money that you're earning is making your life easier. Everybody say easier. Gumagana ang buhay mo, tama paggamit mo. But if the money that you're earning is making your life harder, everybody say harder. Lalo nagpapabigat at hirap ng buhay mo, chances are mali ang paggamit mo. Kaya nga, aalamin na po natin, kumuha ng isang pirasong papel at ballpen at check na po natin kung ano ba ang 10 signs kung ikaw ay nami-mismanage mo na yung pera. Number one sign, no budget in place. Simple lang po. Paano malaman na wala kang budget? At the end of the day, parating tanong mo, saan napunta ang kinikita ko? Pag yan ang question mo, wala kang budget. As simple as that. That's number one. Second sign, nag-over-withdraw ka na. When you say over-withdraw, yung budget mo, ang sweldo mo, kapos na, ang nangyayari, nagagamit mo na yung savings mo at saka emergency fund mo. So in other words, sumusobra ka na sa gastusin mo. That's the second sign. Third sign, hindi ka na nakakaipon. Yun, kapos kasi. So paano ka makakaipon? Kasi kapos. Number four, hindi mo na natutupad yung financial goals mo. When you say financial goals, dati nakakaipon ka pa para sa emergency fund mo, sa sasakyan mo, sa mga bahay. O yun, may mga gusto mong makamit pero ngayon wala na. Na-ignore mo na yan. Number five, sign na talagang nami-mismanage mo na yung pera mo. Late ka na sa mga bayarin. Tubig, kuryente, upa, credit card mo. Yun. Sana naman, di ka nakakascore ng perfect ngayon, ha? Number six po, wala ka ng emergency fund. Nagamit mo na yung emergency fund mo. So, na-use up mo na. And then, number seven sign na mismanage mo na yung pera mo. Bago pa sumweldo, nagagamit mo na. Inuutang mo na. Number eight, you're not anymore reviewing your finances. Bakit? Kasi nga, you are resigned to the fact na alam mo talagang kapos ka na. Number nine, nagpapatong-patong na ang iyong utang. Nagagamit mo na yung credit card mo to pay off your bills. And number ten, pag doon tinatanong ka tungkol sa pera, parati kang stress, parati kang inis, parati kang galit. Wala na maumaaway sa'yo. So among the 10 signs which I just mentioned, ano kaya ang score mo? Ulitin lang natin na mabilis. Wala kang budget, nagagamit mo na yung savings mo, wala ka ng savings. Number 4, ni-ignore mo na yung mga ibang goals mo. Number 5, late ka na sa payments. Number 6, wala ka ng emergency fund. Number 7, bago pa dumating ang sweldo, nag-uutang mo na. Number 8, hindi mo na tinitignan yung mga bills mo. Number 9, may mga utang ka na matataas ang interest. And number 10, stress ka tuwing pinag-uusapan ng pera. From 1 to 10, ano kaya ang score mo? I want you to put it right now in the comment section. So guys, I want you to really think about this. Ayusin mo to. Bakit? Pag hindi, marami pong negative effects. Like for example, pag wala ka talagang nami-mismanage mo yan, ang first effect niyan talaga, papasok ka talaga sa utang. Pag pumasok ka na sa utang, magkakaroon ka ng emotional stress and anxiety. Tapos hindi ka na makakaisip ng tama, hindi ka na makakadiskarte ng tama. Siyempre, huwag naman po sana pag hindi mo na kayang bayaran yung mga dapat mong bayaran. At siyempre naman, baka ma-repossess pa ang sasakyan, ang bahay, motor na binaghirapan mo. Kaya nga mga friendship, no? If you are going to money mismanagement, kaya pa yan eh. Kaya pa yan eh. Because I've been teaching people on how to budget, how to save for the longest time. And the first step in order for you to really fix this situation, if you want to fix it, gusto mo bang ma-fix to, is admit that you are mismanaging already your money. Number two, kailangan humingi ka na ng tulong. Seek financial advice. Number 3, back to zero tayo. When you say back to zero, lista mo kung magkano ang gastusin mo. Lista mo magkano kita mo. Balik na naman tayo sa needs. Wala mo ng wants, wala mo ng luho. Diba?
kailangan po, again, we need to admit that we have a problem. If you don't admit that you have a problem, you're going to have a problem soon. That's the reason why this is the channel for you. If you want me to help you, please, ito lang, join us in our community. We have a community called the Iponario Movement. Sa Iponario Movement, we help one another, we support one another. Especially if you want to learn how to budget, we can teach you on how to budget wisely. Maraming maraming salamat. Sana naman na-enlighten po kayo sa short session natin na ito. And if you feel that this session can help other people also who's also mismanaging their money, I think this video can enlighten them. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.